Babe, please, huwag naman ganito. Hindi ba ako sapat? Congratulations on your promotion, Jane. Grabe, hindi na naman ako na-promote this year. Hindi pa ba enough na ako na yung nagbubukas tsaka nagsasara ng gate ng office namin, kaka-OT? Hey. Nak, ulang yung bayad sa kuryente. Baka pwede ka pa magdagdag, ma. Wala na, ma. Wala na. Pinigay ko na lahat sa pamilya to. Hindi pa masapat. Relate ba kayo, breakers? Alam nyo, madalas ko rin ma-feel yan. Yung kahit anong best mo na ibigay, hindi ka pa rin enough. Yung loyal ka naman, mapagmahal, mabait, maalaga, supportive, lahat na. And yet, pinagpalit ka pa rin. Yung todo kayod ka sa work, pero pagdating ng payday, pagbigay mo sa family mo, hindi nila na-appreciate or minsan kulang pa. Mahirap at masakit, pero alam mo, breaker, we can break through this. I'm going to share with you 3 questions to ask yourself kapag naiisip mo na naman na hindi ka sapat. Question number 1. Totoo ba talagang hindi ka sapat? Question your thought, breaker. Hindi porket naisip mo, sinabi sa'yo, or yun yung nararamdaman mo, eh yun na yung totoo. Huwag ma-stuck sa iisang angle ng story or situation, breaker. Minsan, kailangan talaga nating maging objective kasi nadadala tayo ng emotions natin. Tulad ng sa skit kanina, monthly ka naman nakakapagbigay sa parents mo. Pero there's just this one time or maybe a few times na hindi ka nakapagbigay, iniisip mo na hindi ka sapat. Pero kung titingnan mo yung ibang angle ng story, nakakapagbigay ka naman monthly. Minsan nga, nalilibro mo pa sila ng merienda eh, or pag may kinecrave sila. Kapag may bonus ka, binibigyan mo sila. May ilaw kayo or kuryente kasi nakakabayad kayo on time. Good job ka dun, breaker. Question 2, how's your heart? Nako, ayan tayo sa mga usapang puso eh. Lalo ka lang bang nasistress or nalulungkot sa kakaisip na hindi ka enough? Alam niyo, breaker, maraming effects yan. Minsan, hindi ka na makatulog, hindi ka makakain. Diba, di ka makapag-concentrate, lagi kang pressured, wala ka na rin peace sa heart mo. If ganito yung nangyayari sa'yo, breaker, pause and reflect. Nakakabuti pa ba sa'yo yung pag-iisip ng hindi ka enough? Masyado nang mabigat yung pinagdadaanan natin ngayon, breaker. Don't forget to take care of yourself. Don't let your thoughts define who you are. Define yourself in God's word. Ano bang sabi sa'yo ni Lord? You are loved, you are cherished, you are important, you are valuable, you are bought with a price. Mahalaga ka, breaker. Sapat ka. Question number 3. May hugot ka ba from the past kaya mo nasasabi sa sarili mo na hindi ako enough? Minsan kasi kaya tayo may ganitong mindset kasi ganito din yung kinalakihan natin. Maybe may person na nag-influence sa'yo na ganyang mag-isip or hindi naman kaya nung bata ka, sinabihan ka na, ay kapag hindi mo nagawa ito, hindi ka enough. I hope and pray that you will be healed from your old wounds, breaker. Sana meron ka ding trusted someone na pwede mong kausapin about this or someone na nakaka-help sa'yo na i-process to. Mahirap yan i-figure out mag-isa, breaker. Kapag kailangan nyo ng certain someone, breakers, andito lang kami para sa inyo. Alam nyo, breaker, lahat tayo may malalim na hugot kung bakit sinasabi natin sa sarili natin na hindi tayo enough. Pero, we can break through. I hope nakatulong sa iyo ang mga questions na to, breaker. Always remember that you are enough. Hindi nakabase sa mga ginawa mo or hindi mo nagawa yung pagiging enough mo. May hindi ako sapat moments ka ba? Feel free to share it in the comment section and let us encourage one another. Huwag rin kalimutan mag-like, follow, at subscribe sa mga social media pages ng I Can Breakthrough. Hanggang sa susunod na tambayan, ako si Trish at ito ang Break Tambayan. Bye! Sapat ka! Sapat! Bye!